Okay, so what is up guys, now FoosTrader is back at it again with another video update. Okay, so we are looking for a another shoulder, but it doesn't happen. Pero I can still say na we are still on track kung bakit. Let's go into the charts. So looking at our charts guys is we are looking for tag dito formation of the other shoulder dito, no? So what Bitcoin did is nag-support siya at this area dito sa ating squeezed EMA areas, no? So we can make the case na this is invalidated na ngayon since nag-swing higher na yung expected last shoulder natin dito sa ating dito sa ating head, no? So alisin ko na din to. This is invalidated, and this since hindi na hit yung target ko doon sa double bottom, para mas malinis yung chart, di ba? Okay, yan. So ngayon is ayan na siya. So, anong nakikita na dito? Clearly, Bitcoin is pumping with a good amount of volume dito sa ating hourly time frame. But still, nasa loob pa rin siya ng ating rising wedge, in my opinion, dito sa yellow rising wedge na yan, no? Although, we are not yet seeing any divergences dito sa ating hourly time frame, wala akong nakikita pa. If I will be opening up the EMA ribbon is naka-breakthrough siya sa taas at nag-bounce siya. Diba? So, ngayon is currently tinitest niya itong area na to. Yung area na yan. At area, which is the area of resistance ni rising wedge. Diba? Significant area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untogs tayo ang meron dyan. So, if this will become as a resistance again, which is still possible na is bababa pa ulit tayo dito to retest this area, yung EMA ribbons natin. Diba? So, yan. Possible yan. Pakita tayo sa 4-hour time frame. It looks like Bitcoin is supported by the EMA ribbon based dito sa ating 4-hour time frame. But still, hindi pa tayo nagkakaroon ng 4-hour candle close ulit. No, wala pa tayong solid candle close above this resistance area. Diba? Wala masyado malaking close. Okay? Yan. So, yan. Para sa 1-hour and 4-hour time frame. No, still looking good ulit. Balik ko dyan. Bumalik yung indicator. Sa 4-hour time frame, still looking bullish. Since naka-alignment of the stars pa rin yung EMA levels natin. And yes, wala pa naman daw masyado nakikita na sign of bearishness since si MACD dito is pa-bullish cross na sa 4-hour time frame. So, possible na mag-break above yan, and if I will get the target, since nag-iba na, is ito. If yan siya mag-break above, ito yung magiging potential target niya, around 53.6k. So, alisin ko na yan since mag-iiba yung breakout point. Yan yung magiging target niya. So, lipat tayo dito sa daily, no? Dito sa daily chart natin. Still, hindi natin inaalis yung possibility mag-form siya ng head and shoulders. So, why? Alisin ko muna to, no? Why? Why would I say that? Why would I say sa intro na we are still on track? So, kasi kung titingnan natin dito, is hindi pa rin niya na neutralize, o kumbaga hindi niya pa rin napapawalang bisa yung ating daily resistance sa RSI, diba? Which is this area, yung white na yan, that will be the area of resistance. Kasi as of now, still nasa loob po rin siya ng bearish divergence. And if hindi siya magpapump ng sobrang taas na may volume, na may bubasagin ni RSI yung itong ating daily resistance kay RSI, kung makikita natin, ayan, is still may possibility pa din na mag-breakdown siya since nasa loob pa niya siya ng bearish divergence.
Diba? So, possible pa rin yun na makita natin yung gano'n. Although, mukhang bullish yung candle, pero yung volume, that this is not enough for me to flip too bullish. Pero, if you'll ask, this is good since mukha tayo nag-bounce at this, at the daily resistance, you know, diba? Mukha tayo nag-bounce na doon. If you will do this case, mukha tayong nagbabounce na. Diba? Mukha tayong nagbabounce na. Pero sana, if magiging ganyan, makita tayo ng volume spike upon the bounce. Kasi kung walang malaki yung candle at medyo maliit lang yung volume, parang hindi pa rin ako gaano kumbinsido. That is just my opinion. So, depende pa rin sa inyo. This is my analysis. Iba yung sa analysis nyo, di ba? So, kayo pa rin ang masusunod dyan. Okay? So, yung sinasabi ko kanina dito sa ating Telegram group na, ano, why would I say na still on track? Diba? Kasi nga, possible na ang gagawin lang ni Bitcoin is if feel niya itong gap na to at sa CME chart. Diba? May gap siya dito, obviously, at the 49K to 46.3K area. May gap siya dyan. Possible na i-feel niya lang yan. Possible na at Monday 8 AM dito mag-open at 49.2K or higher than that. Pwede siyang dyan mag-open at bumulusok po baba, which is aligned dito since possible na maging mag-bearish divergence pa rin yan. So, di ba? Medyo aligned pa rin naman siya in my opinion, hindi ko makaidadamay. So, that is just my opinion. Okay? So, maaalala niya, meron tayong gap dito at this area. Ayan, parang 2 weeks ago na ata itong gap na to. Okay, so that gaps gets filled sooner rather than never, di ba? Parang never pa ako nakakita ng gap na hindi na fill. Kita niya itong nag-dump, di ba? Nagkaroon ng weekend to eh. Hindi, tingnan natin kasi laki, di ba? April 17, let's check. April 17, so di ba? Sabado, nagbukas yung kandila ay April 19, Monday. Hindi nyo ba kita? Ito, April 17, nag-close. Ay, nag-tigil, nag-post yung chart. April 17, nag-open is April 19. Which is, yun nga, kung titignan nyo, April 17, Sabado, Monday, April 19. So, anong ginawa niya? Na-fill niya yung order. Di ba? Nag-dump. Pero, sooner, na-fill niya yung order. Di ba? So, yan. Yeah. Na-fill niya yung gap. Di ba? Ayun o, eksakto. Kung hindi nyo maano, ito yung gap. This would be the gap. Diba? Na-feel siya. And then, tsaka siya nag-breakdown. Okay? So, that is also possible here. Na-feel niya lang yung gap na yan. And then, tsaka siya mag-breakdown. So, what's very scary about this is ito nga. May gap siya dito. Around 26.1K, 23.7K, all the way here. At the 819 to 18K, down to 17K. May gap siya dyan. Diba? So, hindi natin inalis yung mga ganyang instances. Kaya I'm still bearish unless ma-feel niya yan lahat. Diba? Kasi mas gusto natin na i-feel niya lahat na lahat yan. At least wala na tayong iisipin on the way up. Okay? So, diba? And if you want remember, meron tayong fractal dito sa daily. Diba? Ganyan, nag-sideways, nag-try ulit, and then bumaba. So, possible din na maulit dito kung mamarapatin nyo. No? So, yun lang. Siguro for this, for the Bitcoin update. So, going to our Bitcoin dominance dito sa ating 4-hour time frame, we are seeing a rejection here on our first significant area. We saw a rejection right here. So, ngayon is medyo umaangat siya. No? If gagawa siya ng ano, lower high dito, if magiging ganyan, so possible siya mag diretso pa baba na. I-test niya tong area na to for a support. So, depende. No? Maraming pwede mangyari. Pwede itong maging double bottom. Ito. Pwede itong maging double bottom. Ito. Diba, pwede maging double bottom, neckline will be the
itong resistance na to around the 46.04 area kung nakikita nyo. So, pwede yan. So, target niya would be like this. Hindi na naalis yung mga ganyan instances. Diba? Ganyan. And then, this could be a bigger double bottom. Ito. Diba? Mas malaki siyang double bottom. Diba? Itong bottoms na yan, mas malaki. So, neckline niya will be this area. That area. Yun yung magiging neckline niya. So, yeah. Hindi ko na muna papakita yung target. So, pero yan lang muna tayo para kay Bitcoin dominance. Still, malakas si ang mga altcoins na yun. Makikita niya yung mga altcoins na hinahold ko for long term. Is, it makes sense. Diba? Timotos din. Patang, yun lang. Sobrang lakas. Diba? Okay. Diba? Sarap niyan. Paano niya malalaman kung malakas nga talaga is by taking the BTC pair altcoin and then versus the BTC pair. Ganyan yung si Koti. Diba? So, yan. Lakas niya. Ayun. And then, gawin dito yung ating pinaka favorite na underdog si Cardano. Yun nga. Na-hit na niya yung target natin. Diba? So, upon hitting the target, puta na, humirit pa siya. Daily time frame to. Pero kita niyo yung volume. Pataas ng pataas. Siguro, in my opinion, siguro dahil na rin to sa sumabay yung announcement ni Tatay Charles Hoskinson kahapon, which is regarding the smart contracts. They will be targeting it before, on or before September 12, which is around a month. So, di ba, possible na pumapasok na investors kay smart contracts. Kung hindi nyo alam kung ano yung smart contracts, guys, smart contracts is para siyang automated na tao. Para sila yung nagbo-valid. Smart contracts validates every transaction para mag-apply ka doon ng isang code, which is kapag may dumating na ganito, kailangan muna may maganyan, may dumating na payment bago magkabigayan ng assets. Parang ganun. But before ma-close yung transaction, di ba? So, you can do your own research regarding smart contracts. We can cover that on the next video. Pero if napapanood na ng mga tropang TQ natin, alam na nila yung blockchain, lalo na yung team, team 6 ata yun, yung nag-report na sa aming training. Di ba? Kasama yan sa blockchain. So, yun lang. So, again, if I will pull out the Fibonacci retracement tool dito kay Cardano, around the all-time high to the recent swing low, kung makikita natin, ang tinarget pala nitong ating double bottom pattern is this 0.618 area. Diba? So, right now, hindi pa tayo nakakita sa kanya ng cool down or a bullish pullback. So, we expect that to see at this area. And then, if Bitcoin consolidates here for a bit, and if mag-break above siya dito sa 786, mas malaki yung chance na i-retest niya itong all-time high natin and then mag-break above siya at the $3 area, in my honest opinion, since ano nga, based sa Fibonacci retracement, if the 0.618 or the 0.786 or the golden ratio area gets broken above, malaking-malaki yung chance na magdire-diretso siya pataas. Diba? So, yun. In my honest opinion, that's it for this Cardano technical analysis, di ba? So, palitan ko na lang siguro na mas maganda na araw. So, yan. We expect a bullish pullback or bullish cool down dito sa ating Cardano price action, di ba? So, again, depende pa rin yan sa magiging movement ni Bitcoin. But in my honest opinion nga, is hindi masyado maapektuhan dito si Cardano, di ba? Since kung titignan natin yung kanyang Bitcoin pair, munti ko na makalimutan, is naggawa tayo dito guys ng falling wedge some time ago, hindi ko na maalala, but yeah, we made a falling wedge dito at this area, and sinabi nga din natin na potential double bottom, since yan, basta kung naaalala nyo, if nanonood nyo makilagi dito, meron tayo magandang falling wedge dito guys, which is ang target niya, possible yan around this area nga is mag-retest. Possible yan mag-retest siya around this area. Then, tsaka niya i-hit yung target, which is at the top of the wedge.
which is ito. Diba? So, yun yung possible target niya in my opinion since this is the top of the wedge. Okay. So, yun lang siguro for the massive movement ni Cardano. Diba? Nag-support siya dito. Exactly. Sa yun, no? Nag-support siya dyan, Boeing. Okay. So, that's it for this video in my opinion. Oops. Tingnan natin sa SLP since na-request yan ang tropa natin si Lady. So, yan. Still, dito sa daily chart is consolidate pa siya dito sa ating inaasahan handle. And if maggawa na siya dito ng isang ng higher low, which is ito, low and then a higher low, possible na siyang umangat at mag-breakout dito sa ating falling wedge din to, basically. So, yan, we have seeing a price action inside. So, if magbe-breakout yan, possible na dito, maging ganyan. So, ating tag dito, potential target, conservative target will be around the 36 cents. Diba? Since nabalita ko na meron ng bagong rules si Axie Infinity regarding the rewards or the rotation. Yung sa gameplay, para nilimitahan na nila yung daily quota or yung daily adventure at pinataas yung sa PvP. Diba? So, yan. Ayan na siya. So, possible na yan. Mag-form ng ganyan movement. At this area, conservative target, 36 cents. Diba? So, that is still based kay, or depende pa rin kay Bitcoin. Kasi nga, diba? Bitcoin is still the king. Okay, so if mag-drop to, possible na mag-drop din ito mga maliliit natin na altcoins, no? So, that's it for this video. Medyo matagal na pala, no? So, yun lang. This is not financial advice. The market may go some other or the other way around. Okay, so huwag natin itong i-take as a financial advice. Kasi nga, hindi, wala pa holy grail dito na putang ina na sabi na yung lahat ng pwede mangyari, lahat ng sunod-sunod na mangyari. Wala pa akong nakitang ganun sa YouTube. Diba? Kahit yung idol ko si The Moon is hindi niya pa rin na gagawa ng 100% yung putang ina ng lahat na lang ng trade mo profit. Walang ganun. Walang ganun. Okay lang magkamali. Tanggapin natin yan. I-note nyo yung trades nyo. Diba? So, katulad nyo lagi kasi sabi, note your trades kasi dyan ka matututo. Kapag hindi ka natuto, hindi ka titigilan ng market. Okay? So, yun lang for this video. That's it muna. So, I'll see you again sa susunod. As always, secure profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Okay? So, we don't want to see huge pumps during weekend kasi magagawa lang yan ng gap ulit dito sa CME chart. No? Yun lang. Happy trading. Let's go.